I will be the CEO of my own production, or I have some vision. Magkakaroon tayo ng Rogers Garage, diba? Magkakaroon tayo ng production team, company house, na nandun yung production team natin for our vlog, our video. Well, nakabihis tayo ngayon, guys, kasi I have a announcement sa ating lahat. And na-announce ko na to sa ating page. Nag-post ako doon ng pictures. Kailangan natin talaga mag-usap ngayon. Kailangan natin mag-usap tayo. Why? Because kinailangan ko munang pansamantalang mag-stop ng pag-share natin ng video. Kasi marami akong na-found out na dahilan kung bakit kailangan na nating mag-stop muna for the meantime. Na-appreciate ko yung 90 subscribers natin sa YouTube and 243 followers natin sa Facebook. So, kinailangan kong mas maging matalino, maging wise sa decision na to, kasi habang maaga pa, kailangan nating mas pag-isipan yung bawat kilos natin. So, umpisa natin yung pag-uusap. By the way, guys, nagbihis ako kasi nadadama ko na yung tagumpay natin. And I claim it now na malapit na. And I would like to announce to you that I will be the CEO of my own production. Or I have some vision. Magkakaroon tayo ng Rogers Garage. Diba? Magkakaroon tayo ng production team, company house, na nandun yung production team natin for our vlog. Okay, alright. Nadadama ko na, guys, eh. And I already planning for that. Naisip ko na yung tema ng Rogers Garage. Diba? And I am the future CEO ng sarili kong company. Magkakaroon tayo ng sariling production team, a company house, na dun magtatrabaho yung production team natin. So, nadadama ko na, guys. This is the CEO mindset. You know, nadadama ko na, guys. Kaya nagdamit akong ganito. It's for everybody. Para to sa ating lahat. And para kay Lord, syempre, nagdamit ako para makausap ko kayo ng maayos. So, umpisa na natin kung bakit kinailangan kong mag-stop muna ng sharing of vlogs sa Facebook. Number one reason kung bakit ay mabigat. Mabigat talaga kasi technicality, kulang tayo sa financial para makabili tayo ng mga kagamitan tulad ng cameras, vlogging equipment, laptops or PC, 'di ba? Na kayang makipagsabayan sa kahit yung ano, yung laptop na hindi naman sobrang mahal pero kaya naman makapag-upload ng mabilis, very comfortable gamitin, very anong tawag dito? Madali lang bitbitin, 'di ba? So, 'yun yung isa sa pinaka reason kung bakit nag-stop ako mag-share ng mga vlogs sa Facebook. And yung cellphone ko kasi, eto yung nagre-recording natin. Dito ko ini-edit yung vlog natin. Tapos, syempre, bugbog sarado na talaga tong cellphone na to. Hindi ko naman pwedeng sagad-sagarin kasi paano halimbawa nagkaroon tayo ng work, 'di ba? Tapos wala na akong magamit na cellphone.
Ako kasi guys, simula bata pa, I do have the mentality na kahit bata pa ako, nahihiya akong humingi ng humingi na mabilhan mo ako ng ganito, pabilhan mo ako ng ganito, especially cellphone, di ba? Especially yung mga gantong bagay, material na bagay. Hindi naman ako gaanong hingi ng hingi. Mabuti pa sa pagkain. Hingi ako pambili ma, pambili pagkain, ganyan. Mas mabuti pa yun yung naalala ko, di ba? So, yung SD card ko, mag-upload sana tayo, di ba? May upcoming vlog tayo, yung pag-take namin ng licensure examination for professional teachers. Yung before, during, and after. Pero wala doon yung actual na nagtitake na tayo. Yung ano lang, yung papunta, tapos kinap ko na, yun yung during natin. Actually, hindi nga pala siya buo kasi nagtipid tayo ng storage. Sa sobrang pagtipid natin ng storage, pagdating ko dito mga 1 week after the exam, yung SD card ko hindi na nababasa ng ating Oppo A5S. Kaya, hindi na ako nakapag-edit ng vlog natin na maganda, na maayos, na detalyado. Hindi na ako nakapag-edit ng ganong klaseng video patungkol sa licensure examination natin. Tapos, mga ilang araw nang lumipas, medyo na-hype ako. Medyo nagkaroon ako ng adrenaline na magmotor ulit. So, nagmotor ako. Punta ako sa sentro ng bayan namin. Tapos, hanap akong mga spot. Pumunta ako dun sa mga spot na pinupuntahan ko during college nung nag-aaral pa ako. Kapag kailangan ko makapag-isip, pumupunta ako dun para makapag-isip. Sakto, nagka-captured ako ng video nang biglang nakat yung video. Yun na pala. Yun na pala yung tendency na hindi na nababasa yung SD card ko. Nandun yung mga files natin. Yung video from here to Legazpi, Legazpi to dito sa bahay, tapos from here hanggang dun sa spot na sinasabi ko nga. So isa rin yun, mabigat yun sa akin kasi ano, memories yun eh, unexpected talaga yung pagka ano ng memory card natin. And yung mga na-captured ko talaga dun guys ay yun yung talagang gusto kong ikip kasi sabi ko, I want to take the licensure examination just for gaining the experience kung ano yung madadama ko during that particular licensure examination. Pero during that time guys, one day before, paglapag namin doon, March 18, nakapaglaro ako together with the locals sa Santo Domingo, di ba? Albay. Kung hindi ako nagkakamali, Santo Domingo. Kapag laro ako ng 2-game, whole court, basketball ng mga locals doon sa tabi ng kalsada, fiberglass yung kanilang board, tapos maganda yung ring, so nakapaglaro kami. And nang-enjoy talaga ako, napagod ako. Pero yung adrenaline ko nandun pa rin eh, nakapagligo kami sa pool, diba? Nakapagkwentuhan kami, nakapag-jamming kami, nakapag-early celebration kami ng mga tropa. And yun yung mga na video ko, some of that particular experiences ay na video ko. Kaya yun yung gusto kong ikip sana. So, but anyway, kailangan natin mag-move on, kailangan natin mag-move forward kasi may mga bagay talaga na unexpected. So, kailangan maging handa tayo. Pero ano, nakita ko na kung bakit yung ibang mga content creator nagsasucceed sila. Nagkakaroon ng 11 million subscriber, 1 million subscriber, nagsasucceed sila kasi binibigyan nila ng pansin yung pag-upload nila ng video na they are very careful, yung page nila, yung YouTube nila is secure, and they have a production team. Tapos anong tawag dito? They invested sa kanilang vlogging equipment. So, anong laban natin? Tapos, sasabihin natin, wala sa camera yan. No.
It makes sense kapag meron kang maayos na camera, maayos na laptop, makakapag ma-edit ka ng maayos. Kumpara dun sa nakikihiram ka lang, tapos minsan nakakaabala ka pa. Especially mamaya, papakita ko sa inyo yung ginagamit naming laptop. Diba? So isa rin yun sa dahilan kung bakit nagkapag-desisyon ang future CEO na mag-stop muna ng video sharing sa ating page. Sa ating page siya. So, but I think it would not take a long time. Why? Because I know some of this day I will hit my success. I will get my dream, you know. Nakikita ko na siya. Na-vision, napipicture out ko na siya, guys. And nadadama ko na, guys, na malapit na. Nako. Ang bilis lang ng panahon. 'Di ba? Dati ang hawak ko ay sako. Dati ang hawak ko itak. Panggatong. Pampabakal na so. Dati ang hawak ko is asarol. Nah, may kukwento ko yan sa inyo lahat, guys. So, next, pangatlong reason, guys, is kailangan kong mag-focus sa isang bagay. Tapos yung isang bagay na yun ay hindi nyo pa maaaring malaman sa ngayon. Bakit? Because hindi pa nangyayari yung bagay na yun. So, kapag nangyari na yung bagay na yun, at yung bagay kasi na yun, yun yung makakapag pabago. Yun yung makakapagpabago ng takbo ng karir natin sa content creation sa world of content creation, di ba? And yun yung makakapag-ambag sa atin para makapag invest tayo sa ating vlogging. Makabili tayo ng mga vlogging setup, makabili tayo ng mga vlogging equipment, mga camera, mga GoPros, yung mga gagamitin natin na gears, makabili tayo ng bagong brand new na motorcycle, di ba? Because I cannot assure that my beloved Roger, yung ating motor ay hindi ko na ma-assure sa inyo na safe siyang gamitin until hindi ko siya mapagtingnan sa until na mapatingnan natin siya sa maayos na at dekalidad na and well-established na shop somewhere there or saan man. Kaya kailangan natin, guys, na pag-igihan dun sa bagay na yun para madami tayong makilala, madami tayong makausap kung ta, madami tayong dapat aralin, madami tayong dapat may experience and malapit na. Hindi na dapat kasi ako yung dating Rex na sipunin. Kung makikita mo yung picture ko dati, kung makikita nyo lang, guys, yung picture ko dati, kala mo sa akin yung batang uhugin, di ba? Nabubuli. But kailangan natin maging low down sa mga bagay-bagay. Slow down and maging low down earth tayo. Mas mapagpakumbaba sa mga bagay-bagay. You know? And darating yung point na halimbawa, ganito kasi yan, guys. Kapag nakuha na natin yung mga bagay na gusto natin, halimbawa, ikaw gusto mong ako, halimbawa ako na lang, ha, gusto kong maging engineer. Tapos din naging engineer na ako. Naging top 1 pa ako sa examination. Di, meron kang, ano yan, meron kang papuring matatanggap sa mga tao, di ba? Maaring maging iba ka, maging negative, or maging positive ka na tao. Bakit? Dahil sa papuri na ibinibigay sa'yo, maaring maging ganto ka. Wow. Pag nagaganyan ka, di mo na makikita. Diba? Pero,
kapag halimbawa ako CEO na ako, pero nakatingin pa rin ako sa baba, sa mga paa kong may kalyo, sa mga kamay kong may kalyo, tinitingnan ko pa rin. And sanay pa rin akong tumapak sa lupa, sa putik, sa tae ng manok, sa tae ng kalabaw. Diba? Ganito kasi, bigyan ko kayo ng realization. Halimbawa ako CEO and this is my company. And itong company ko, this is my beloved company. What if naglindol? Gumuho yung kumpanya mo and wala kang ibang ginawa kundi yun lang skills na wala kang ibang ginawa kundi pangasiwaan yung company mo, tapos nalugi lahat kasi bumagsak and wala nang nagreinvest para makabangon ka and wala kang ibang skills na alam kundi yung pagpapatakbo lang ng isang company, di ba? So yun yung pinaghahandaan ko siya, yun yung pinaghahandaan ko guys na mga bagay. I know na sabihin na natin sobra naman yung iniisip ko, but I need to think something na hindi pangkaraniwang, kasi kapag nag-isip ako ng naiisip na rin naman ng ibang tao, so hindi na ako unique person yan guys, hindi na ako magiging unique. I want to be a unique individual na nabubuhay dito sa mundo, not in terms of talent, not in terms of not in terms of intelligence, di ba? I want to be unique sa sarili kong paraan. And may kikita nyo naman yan, di ba? Hindi naman yan sa inyo may tatago. Hindi ko naman yan sa inyo masasabing, ay, kahit ay ganito ako, mabait ako, tapos hindi naman pala nakikita ninyo, di ba? So it's a reflection, kung ano yung nakikita nyo sa akin, yun yung magre-reflect sa vlog natin. Kaya isa yun sa mga dahilan kung bakit nag-stop tayo, kasi I want to cultivate my character sa tulong ni Lord. Kailangan niyang, mali yung term ko, sa tulong ni Lord, kailangan naming ayusin yung pag-ugali ko, patatagin yung puso ko, yung mentalidad ko. Bakit? Paglabas ko dito sa bahay, pagpunta ko dyan sa realidad ng mundo, maaaring tumumba ang bangka ko, di ba? Maaaring yung bangka ko ay tumumba, di ba? So kung mahina ako sa faith, sa kanya at sa ginagawa ko, hindi lang basta-basta tataob yung bangka. Lulubog siya hanggang sa pinakailalim ng dagat, lalamunin siya ng dagat. Maski ako, diba? Sisigaw ako, tulong, tulong. Diba? May pating, diba? Yung mga pating, yan yung mga pagsubok. Yung dagat, yun na yung pagsubok, diba? So kapag tumumba ako sa dagat ng pagsubok, yung mga pating na pagsubok, wala. Walang saysay itong ginagawa natin. You know guys, kala ko kasi guys, madali lang maging content creator, napakadali lang magpasaya ng tao, napakadali lang mag-edit, napakadali lang mag-upload. Hindi pala. Bakit? Puyat, invest ka ng time, effort, creativity, di ba? Nakaka-drain siya ng utak, nakaka-drain siya pati yung sarili mong health. Kapag napabayaan mo through the process of creating a content, maaaring makompromise, di ba? And maaaring kapag nagbibigay na sa'yo ng profit yung content mo, maaaring maging negative na yung nangyayari. Bakit? Ayaw mo nang bitawan, di ba? Na-attract ka na. Paghawak, especially ako, nangyari na yun sa akin, eh. Paghawak ka ng 40,000, kahit 40,000 lang, wow, bili dito, bili dyan. Diba? Ganun. Tapos pamamagnuhan mo, ma-realize mo, wala ka na palang pera. Diba? So, kailangan nating pag-aralan ng mga bagay-bagay, especially,
motovlogging. Doon tayo sa pinakamalalim. Especially yung motovlogging kasi napakalawak niya. And para sa akin, hindi naluluma yung content ng motovlog. Hindi siya naluluma. Kahit classic yung bike mo, kahit luma na yung motorcycle mo. Especially kami, meron dito kaming RS100. Diba? So, meron siyang nasa 1,000 views sa YouTube. So, hindi pa rin siya naluluma. Meron pa rin nanood ng 1,000 na na viewers natin, di ba? Ay nako. Ah, ito nga palang quote natin, guys, is only okay. 150 pesos lang to, guys. Pero tingnan nyo, yung value niya is 150 pesos, pero yung para sa akin, hindi lang 150 pesos yung value niya. Bakit? Di ba? Because this is the quote of the future CEO and the owner of Rogers Garage. And marami pang iba. And naisip ko rin na sometimes, naisip ko na may susulat ako sa history ng Pilipinas. Ewan ko kung bakit. Diba? So, napaka-weird. Napaka-weird kung pakikinggan. Diba? Pero, weird man yan sa indo, weird man yan pakinggan, pero para sa akin, I know. It's awesome. It's insane. It's, you know, it's a beautiful idea. It's a beautiful vision. It's a beautiful pictures na nabuo sa utak ko. Diba? Ako yung batang laging inaasar, tumamo ng mga bibig ng mga tao, mga salita ng taong masasakit. But look at me. Look at me. Look at me. Do you think I am crazy? So number 4 na tayo. Hindi ako nagkakamali. Ang pang-apat na dahilan, guys, is yung mga uploading kasi natin sa Facebook page natin ay para sa akin, hindi matured yung ano, hindi yung matured yung role na nagampanan ko dun sa Facebook page natin. Roger Motor Vlog siya, dahil so far, good naman yung upload natin, pero sa tingin ko naging childish ako dun. Kaya, kinailangan kong mag-stop. Although, kailangan talaga yon na sometimes maging masayahin ka, pero para sa akin, naging childish yung acting ko dun. And hindi siya organized, 'di ba? Paputol-putol, wala kang makukuhang value. So, sarili kong content. Ako rin naman yung naka-realize na kailangan kong mag-rebrand. Yes, tabagin natin ng rebranding. So, kapag nakabili na tayo ng mga kagamitan, so subok ulit tayo. I hope na yung Team Poche is maging part ng team ko and makasama sa journey ng Roger Motor Vlog. Hiwa-hiwalay man kami kasi, hiwa-hiwalay kasi kami, 'di ba? Hiwa-hiwalay kami. Pero sabi nga niyan, nothing is possible. 'Di ba? So, ito, pakita ko sa inyo yung laptop na ginagamit namin. Ito kasing laptop na to, guys. Matagal na to sa amin. Ito. Sobrang tagal na to sa amin, guys, laptop na to. And ayan. Ako nakasira niyan, guys. 'Di ba? Ako nakasira niyan. So, grabe na yung lag niya. Especially kapag gusto naming mag-install ng CapCut, hindi na siya functional na yung nakakapagsabay-sabay pa na kapag kaya pang makipagsabayan sa mga laptop ngayon. So, grabe na yung lag niya. Hindi na siya nagagamit ng sobrang bilis, di ba? Pero kailangan baga kasi natin sa paggawa ng content is yung medyo mabilis yung processing ng laptop. Sa pag-upload naman, minsan, nag-hahang.
So, kailangan kong putulin yung uploading time natin. Tapos, minsan, hindi ko na naasikaso. Diba? So, hindi na siya convenient para sa akin. Pero, nagagamit pa rin naman siya. Especially, ako, nagagamit ko pa siya. Yung kapatid ko, nagagamit siya. Grabe yung pakinabang nito, guys. Almost, apat na kaming tao na natulungan nito sa pag-aaral, sa pag-graduate. Diba? Or madami pa. Siguro may nakagamit pa nitong iba. Hindi ko kasi naman lagi itong hawak. Malaking pakinabang to sa amin. Napaka-legendary na itong Acer namin na ito. Worth 15K yata itong 15K. Kasi dati pa yan, mura pa yung edad ko, binili na ito. So, yun yung mga rason natin, guys, na kung bakit nakapag-decision tayo na magtigil muna sa paggawa ng video or pag-share ng video sa Roger Motor Vlog. And I know na it will not take so long. And hindi naman siya padalos-dalos na decision, di ba? Hindi siya padalos-dalos na decision kasi ilang araw ko siyang pinag-isipan. And kailangan ko na talaga na gawin yon. So, nerespeto ko kung ano man yung masasabi nyo sa akin. Pero para sa akin, para sa atin naman itong ginagawa natin, guys. At, you know, this is at the time na kailangan natin mag-restart ng panibagong buhay. Bakit? Malalaman nyo yan, guys. So, yan, guys. Yan lamang, guys, nagtatapos yung ating vlog. Kailangan ko nang putulin kasi napapagod na ang CEO ninyo. Ayun ako, guys. Pero, guys, salamat, guys, sa pagsama sa mga vlog natin. Kahit napakasimple, kahit yung ano, yung napakasimpleng bagay, talagang solid nyo, ano? Kahit hindi maganda yung upload natin, pinapanood nyo pa rin, di ba? Nagkaroon pa nga tayo ng 90 subscriber, malaking bagay na yun sa akin, guys. Yan pa, isa pa pala, yun dapat yung pagsasalita ako, dapat maging klaro, maging clear yung gusto kong sabihin. Yan pa yung mga ayusin natin. So, abang-abang nyo, guys, kung kailan tayo babalik. Pero sa YouTube, sigurado ako makakapag-upload tayo sa YouTube kasi wala naman tayong gaanong naging problema sa YouTube. Kaya makakapag-upload pa rin tayo. And ito, i-upload ko to dito sa YouTube. So yan, guys. Comment down below, guys, kung tama ba yung decision natin. And alam ko na tama kasi pinag-isipan natin yun ng maigi. Pero kayo, alam ko mayroon kayong sentimento patungkol dito. Drop your comment here and paki-subscribe na rin sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa YouTube channel natin. Napakasimple lang po ng YouTube channel ko. At paki-hit na rin ang notification bell at magpapaalam na po ang inyong CEO kasi kailangan natin ng gawin yung mga task natin. Ito pa kasi yung mga task ko. Yan, nakalista yung task natin na gagawin. So, marami pa tayong task. So, dyan lamang nagtatapos yung ating vlog for today, yung ating announcement. So, paalam, guys. Bye-bye.